isang magandang dalaga. Kung pag-uusapan ng pera ay sagana, pero paanong ang social media socialite? Ibig sabihin ay sa fashion industry, ang siyang ngayong 2023 ay gigimbal hindi lang sa lugar ng Hong Kong, kung saan lahat ito nangyari. Ang pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. End of story. Goes like this. Simulan natin kilalanin itong si Mrs. Choi. Isa siyang model sa Hong Kong. Para mas madaling maintindihan ay maikukumpara natin ang kanyang estado sa buhay bilang si Heart Evangelista. Sikat at talaga namang magandang babae, kaya hindi na rin nakapagtataka na bago ang lahat ng ito mangyari ay mayroon na siyang over 100,000 followers sa Instagram. Ilan lamang sa mga naging sponsor nitong si Choi ay ang mga brand na Dior, Gucci, Louis Vuitton, Fendi at Chanel. Patunay na isa siyang babae na may class. At kahit nagkaroon ng apat na mga anak, dalawang babae at dalawang lalaki, ay hindi maikakaila na maganda pa rin talaga ang kanyang pangangatawan. Sa naging buhay ni Choi dito sa mundo ay dalawang beses siyang ikinasal. Una ay sa lalaki na may pangalang Alex Kwong. Nagkaroon siya dito ng dalawang anak, isang babae at isang lalaki. Pinakasalan siya noong siya ay mag 18 anyos na. Kalaunan nang hindi mag-work out ang kanilang relasyon ay nagkahiwalay ang dalawa. Lumipas ang mga taon nang makapag-file ng annulment ay noong 2016, nito lang buddy ay ikinasal siyang muli sa bago niyang boyfriend at kalaunan ay naging asawa. Ito si Chris Tam. Sa bagong relasyon na pinasok ni Choi ngayon ay muli siyang nagkaroon ng dalawang mga anak, isang babae at isa ring lalaki. Apat na noon ang anak ni Choi. Sa kwento natin ay nagkaroon ng pagkakataong tanungin ang ikalawang asawa ni Choi kung ano ang ugali niya sa iba at sa kanya mismo bilang asawa. Tugon nila dito ay isa siyang babaeng sobrang family oriented, mahilig mag-travel at makipag-bonding sa pamilya. Sobra ring matulungin ni Abby Choi sa ibang mga tao. At buddy, napaka-importante ng salitang matulungin na ito sa ating istorya. Kaya keep that in mind sa panonood ng videong ito. Isa pa, ang lahat ng taong nakakasalamuha ni Choi ay ginagawa niyang kaibigan. Ika nila ay ni isang tao ay wala siyang kaaway. Fast forward tayo, February 21, 2023. Sinasabing ang lahat ng ito ay nangyari. Ito yung araw kung saan na-report na siya ay nawawala. Sinubukan noon ng kanyang mga kaibigan at asawa na kontakin siya gamit ang cellphone at ilang mga social media accounts niya. Ngunit walang sagot itong si Choi. Pero ang paalam niya bago umalis at hindi na muling makita ay susunduin lang sana ni Choi yung kanyang anak na babae galing sa museum o sa isang science park. Hands on si Choi sa pagiging nanay sa kanyang mga anak. Kung kaya niya namang gawin ay siya na mismo ang gagawa, imbes na iasa pa ito sa asawa o sa mga katulong. Ngayon, iba-iba ang kwento buddy. Sa isang report ay sinasabing minamanmanan siya ng kanyang ex-brother-in-law o bayaw. At sa isa namang report ay sinasabing nag-offer yung kanyang ex-bayaw na samahan siyang sunduin ng kanyang anak. But either way buddy, the point is, ang magsundo sa kanyang anak na babae ang pinakaplano lang sana ni Choi bago ang lahat. Matapos ngayon na ma-report na siya ay nawawala ay hindi na nagsayang pa ng oras ang mga pulis, lalo pat isa siyang sikat na tao. Lumipas ngayon ng isa, dalawa, tatlo, apat na araw noon, February 24, 2023 ay sa isang apartment na itsurang walang nakatira. Bahay na hindi naaalagaan ay nakakuha ng search warrant ang mga pulis.
dahil sa kakaibang iginigilos ng mga taong tumira doon. Base kasi sa mga kalapit na bahay kung saan nakita yung apartment ay nagtataka yung mga tao dahil minsan lang nilang nakita yung taong umupa sa bahay. Dito ngayon sa apartment, nang makapasok ang mga pulis ay natagpuan nila ang karumal-dumal na nangyari kay Choi. Sa unang bahagi ng apartment body ay nothing is extraordinary, isang napabayaang apartment lamang ito. Pero nag-iba ang lahat nang unang makita nila yung mga tools and equipment sa loob ng bahay. Ilan sa mga ito ay ang meat grinder, chainsaw, gloves, face mask at itak. Ngayon, nang buksan ng mga pulis ang nakitang refrigerator na nasa loob ng apartment ay doon, bumungad sa kanila ang mga binti ng isang babae. Isang makapanindig balahibong eksena na nakita mismo ng mga pulis. Hindi lang yan, buddy, dahil heto talaga ang pinaka nakakabaliktad ng sikmura sa kwento natin ngayon. Dahil sa patuloy na paghahalughog sa apartment ng mga pulis ay nakita nila yung ulo mismo ni Choi sa isang soup pot o lutuan ng sabaw. Hindi lang yan, dahil nakita nilang nakapatong ito sa isang stove at nalamang sinindihan nung taong gumawa nito. Ang kalan, ang eksena ngayon ay tila nagpapakulo ng laman ng baboy ang may gawa nito. Nasabi nila na pinakuluan ito dahil may sebo-sebo sa gilid ng pot na nagpapatunay na minsang kumulo ang tubig na nasa loob nito. Ngayon, ulo na at binti ang nakita. May nawawala pang bahagi ng katawan itong si Choi, yung kanyang mismong katawan at mga kamay. Sa patuloy pang paghahanap ng mga otoridad, ito ang video body kung saan hinahalughog ng mga pulis yung mga kanal malapit kung saan ito nangyari, sa pag-asang makita dito yung iba pang parte ni Choi. Ngayon, madali lang nagkaroon ng lead ang mga pulis sa kasong ito dahil nalaman nilang yung taong umupa sa sinasabi kong apartment ay wala ng iba kundi ang ex-biyanan ni Choi na si Kwong Kao, tatay nung ex-husband ni Choi, bago yung bago na si Chris Tam. Nagkaroon ngayon ng lead ang mga pulis at dito na nga isa-isang dinakip ang buong kaanak ng kanyang ex-family. Lalo pang lumakas ang kaso laban sa buong mag-anak dahil naaktuhan noon na papatakas na sana yung ex-husband ni Choi na si Alex Kwong gamit ang speedboat sa gitna ng dagat. Ang ending ngayon ay buong generation ng ex-family ni Choi ang dinakip ng mga pulis. Yung ex-biyanan na lalaki at ex-biyanan na babae ni Choi, nanay at tatay naman ni Kwong at pati yung kanyang nakakatandang kapatid. Sumatotal na apat na mga tao. Sa paglilitis sa kasong ito, buddy, ay matiwasay na humarap ang apat sa korte. Sa korte, buddy, ay sinubukan pang gamitin ang kanilang impluensya at pera upang ibigay doon sa hurado. Sinubukan pa nilang magpiyansa kapalit ng kanilang kalayaan, pero kalaunan, buddy, ay dininay ito ng judge. Heto ngayon ang siste. Kung unang beses mo pa lang ang kwentong ito na narinig, ay ano kaya sa tingin mo ang dahilan kung bakit magagawa ng ex-family ni Choi ang lahat ng ito? Bibigyan ko kayo ng choices. Letter A, selos dahil muling ikinasal si Choi sa ibang lalaki. Letter B, nagkaroon ng love triangle yung nakakatandang kapatid ni Kwong kay Choi. Letter C, tungkol ito lahat sa pera at ang panghuli ay none of the above. Well, buddy, kung letter A, letter B o letter C ang sagot mo, ay mali ka. Dahil ang pinaghihinalaan na ugat ng lahat ng ito base sa mga pulis ay dahil sa isang lupa, isang luxury house na binili ni Choi gamit ang kanyang pera mismo. Ngunit noong mag-asawa pa sila
nitong ex-husband niya na si Kwong ay ipinangalan niya ang lupa at bahay sa kanyang biyanan para makatipid sa tax. So buddy, hindi pera ang labanan dito dahil at the very first place ay kay Choi naman talaga yung bahay at lupa na yon. Ngayon, kung natatandaan nyo pa yung sinabi ko kanina na napaka-importante ng salitang matulungin sa kasong ito ni Choi ay dahil base sa ilang mga report mula sa site naman ni Choi ay yung pera sana na makukuha niya sa pagbebenta ng bahay at lupa ay ipandadagdag niya sa ilang mga charity organization kung saan kabilang si Choi, hindi lang para sa mga charity para sa mga tao, kundi pati rin mga charity para sa mga hayop. Heto ang kanyang picture nang minsan siyang bumisita sa isang non-profit Stray Cat Charity. Hindi ko maintindihan buddy ang caption, pero gamit ang Google Translate ay sinabi sa caption na tatagalugin ko na lang para pare-pareho nating maintindihan. Abby Sister, salamat sa pagbisita. Sa mga panahong kailangan ng tulong pinansyal, labis kaming nagpapasalamat sa iyo dahil sa pagbuo mo ng charity. Sa lahat ng tulong mo para sa mga bata at mga hayop, asahan mo na ang lahat ng iyong ideya sa pagtulong ay aming ipagpapatuloy ang lahat ng iyong nasimulan. Nakakalungkot buddy, nakakalungkot ang istorya natin ngayon na dito sa mundong ginagalawan natin ay paminsan-minsan ang pagiging mabait, matulungin at kagustuhang mag-angat sa ibang mga tao ay siya pang magpapabagsak sa iyo. At dyan na matatapos ang kwento ni Abby. Maraming maraming salamat sa walang sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye.